Mau ada satu yang stand di dalam rumah saya, dan saya itu, oh. Tugan BWI. Kumusta sa? Sige hapon ginay busos lagad braduarin ni Cyril umunti tiya busos kigawban alang mausap sa usap na live nga video reaction sa netabo nga diskusyon sharing nga dito sa grupo sa Adventist Mission sa ngalan nga si Cluster Mondido. O nga ito usap sa itong kauban sa Rangers nga si Bradudong Braduswi Mahusay. Igala itong ipaabot kini nga reaksyon video. Lahit sa pinihigala nga isyo nga ilahang gihisutan o kini nga isyo higala nalipay ta tungod kay doon na pag-idi ay mga pipila ng mga tao sa naturang organisasyon nga kinining ang nagmahal pa sa kamatuoran sa Diyos. Unsa ang buot at ipasabot? Mao ang pag uyon nga ang itik galay soon hugaw o nahibala ba mo nga ang opisyal nga pahayag sa Adventist Mission na ang itik hendlo o ipakao nila mao na higala nga itong hisutan o diskasan o kinihigala nga kining opisyal o baruganan sa Adventist Mission sukuhay kini sa kininian sa Biblia tungod kay ang Biblia klaro nga ang itik na linya sa mga mahugaw nga mga mananana gani ang nauban ang usa sa aktibo nga kauban ining maong organisasyon ang kihalos tanan nga mga pastor tanan nga pastor o tanan nga mga magawali sa Adventist Mission pabor sila sa ilahang opisyal na pahayag na ipakaon ang itik alang nila pero nebalo ba mo nga adunay usa ka magawali nga naka sharing ni Brad Mahusay nga impabor siya sa gituuhan sa 70 Adventist Church nga ang itik hugaw o dili ipakaon ato kini tunan ni galang pamalaman ni ini magapaabot sa kalamdagan programang maghatod kanimo sa kamatuoran o kasiguruhan sa imong kaluwasan. Sa kaprogramang gipaluyuhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference, karon ania ang inyong mga alagad. Okay. Balik kahigala sa atong reaction video sa maong decision. Inundoman na ito higalang na itong kinabuhi ulat ay mahimo kung wala ang Diyos matutla sa Juan Kapitulo 15 nga matutla sa pahayag ni Kristo sa Juan
15 mga binati ko mga kaigsoonan sa versikulo 5. Ako ang puno ng ubas, sabi ni Kristo. Kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kaniya, ay siyang magbubunga, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, sabi ni Kristo, wala kayong magagawa. For without me, sabi ni Kristo, ye can do nothing. Yan po ang katotohanan, mga kapatid, na wala talaga tayong magagawa kung wala si Kristo. At ang pasalamatan ng Diyos, dahil ko ng Diyos, nung luma na ito ay kagala, ang Diyos sa tanang panahon, o kikiyo. Sa halang sa buong National President, Pastor Lamadan, ay halang sa buong Regional Administrator dito sa Western Mindanao Region, Pastor Jimson Mundido, sa Dua Karihunan, o si Pastor Alan Lamunga. Sa halang sa buong District Leader sa Lawigan, Solanao de Lorde, dahil sa sin. Sa ngalan sa mong church elder, Engineer Tutor, Elder Habinas. Muli yung lingkod, Brad Warren, Bukatong Ipadayon Higala, ang pag-discuss ni yung pagtuon ni Lini. Unya, sa tanan ng mga nagsubaybay, umagsubaybay, ni ato ang gihimo karon nga reaksyon sa, sa naturang talagayan. Kung kayo po ay mayroong mga reaksyon, komento at suggestion, ilagay na lang dyan sa ating comment, sa comment box o sa comment session, aron atong tagapagtagad uban sa tabang sa Diyos. Okay. Parenda higala. Kining giskutan o atong giskutan karon, may krimigitan kini sa itik. Kay ang uban ng mga pastor, sumala daw kuno sila ang pag-study sa theology. Ipakaon daw kuno. Ha? Delikado ni nga matang sa theology. Sa ngalan pala ng dagateyo, Diyos. Pero ang nakabutang sa pulong sa Diyos, wala naman hinoon, respeto ko eh. Wala nag-recognize niining mga pastor sa Adventes Mission Corporation, mga higala. Pero, bisan pa niya na adunay mga pipila gayon nga mo sunod gayon sa Biblia unsa ang lunsay kamaturan nga nasa Biblia. Bisan pa, di ka na magsuinag tiyon siya. Dili ka na mo ato matulunghaan, masabta ni mo, pag-ingon sa Biblia, ang itik, hukaw, ipagkaon, dawata. Santiago 1:22, dawata, uban sa patuobos, kagalingon, maluwas ang imuhang galalan. Dili lamang kuto sa pagpamati, kahit kung kuto lamang sa pagpamati, kilimbunga ni mo, imong kagaling. Karoon ni Kal, atong paminahon, atong patalikugan, pagkingkan natin, bahaya mismo sa naging kasiring ni Brian Mahusos. Ito po, mga kapatid. Ang disiplinaan ganun ko sa General Conference of Uba, kung ligoy ko sa WMC, disiplinaan sa ninyo ng mga tawhana sa division. Okay. Mayroon siyang pinagigil, kapatid, ng mga mga pastor sa division, sa kanilang organisasyon. Sabi niya, kung ako ay inyong didisiplinahin, kung inyong disiplinahon, matutunihan, disiplinahan sa inyo ang kining mga pastor sa division. Nga naman, kay kaniadto di ay mahigal. Noon pa lang. Pinagbawal mayroon pala mga pastor doon sa naturang sa kanilang organisasyon. Na ang kanilang paniniwala na marumi talaga ang dak patungkol itik, mga kapatid. Kaya, ginamit ito niya ni Sir Clister
John Glister, kung hindi ako nagkamali. Ginamit niya ito dahil nabasa niya na ang mga pastor kilalaon, mga pastor kilalaon ang stand, ito bawal. Kaya sabi niya, kung hindi niyo disisinahon, dapat disisinahon na ninyo kinimang mga pastor na nasa division. At ito patuloy mo yung kapatid. Aro nato justisya. Sabi niya, upang mayroong justisya. Para hindi kung sa sigwano paalkansi mo kayo kung inyo kong disisinahon o niya ang pastor niya, ang pastor nila, na may mga pastor na ang isla nila itihugaw, ipagkaon, so unfair tayo. Sabi niya mga kapatid, okay, patuloy tayo. Na, kaya unfair kayo, ako inyong disiplinaan. Kaya inyong mga leader sa SDA Mission, bilang disiplinaan. So, Anita, muna sakto ng stand nilang rumahusay dahil sa iti. Oh. Okay, sabi niya, sakto na. Tama ang stand ni Rumahusay sa Seventh-day Adventist Church na Trinity. Na sabi niya, sakto, tama talaga ang ating paniniwala, ang ating stand, na bawal ang pato, dat, or itik, mga kapatid. Dahil, bakit? Tama dahil sa Bibliya yan. Mababasa yan sa Bibliya. Pero, binalukot ito ng mga ibang defensor, ano? Sa Adventist Mission. Hindi ko lang nalagay, mga kapatid, sa screen. Sabi nila, sa pag-aaral sa theology, ganito kasi yan. Ano ba ang mabasa? Hindi ba itik ang mabasa na bawal ang huriyan? Okay. Kaya, pasalamat ako dahil kahit may mga iba dyan na kahit mali na ang turo ng kanilang mga pastor, yung iba dyan sangayon pa rin kahit mali na ang turo ng kanilang mga pastor. Kaya particular of sin na huwag dyan. Yung sala, yung kasalanan ng pastor na ginawa, aba, sinunodin ng mga defensor umano, mga kasamahan nila. Pero ito sa Jan Glises na dito, maniwala ako na unti-unti maliwanagan ito mga kapatid, at hindi niya yung buong katotohanan na inilalaban natin sa Seventh-day Adventist Church na Trinitarians. Dahil bakit? Handa na siya magpadisiplina. Dahil alam niya na mali ang turo ng kaniyang mga pastors, mga leaders niya. Alam niya na mali talaga dahil nasa Biblia na ang itik ay marumi at hindi dapat kainin ng mga kapatid. At so, ani ko sa ato ang conference. Natubag na ko ni bro. So, kung disiplinaran ko ninyo, sumala sa libro, naamanggin niya sa Western Conference. Binanggit niya yung Western Mindanao Conference na ang office ay nasa Usami City. Sabi niya, kung disiplinahin ko ninyo, paano yung mga pastor na ang kanilang paniniwala marumi ang itik? Hindi ipakain, bakit sa panahon ngayon binalutok na nila ang kanilang lista noon? At sabi ni John Chester Mundirio na kasamahan sa naturang organisasyon, yung mga pastor pala ay nasa naturang upis sa Ustang Tanan ng Conference. Disiplina sa inyo ng mga pastora. Usap ako. Kaya unfair kayo,
nga ako inyong disiplinaon, unya kaning mga tawhan na dili ninyo disiplinaon. Okay, so tubag na. Karon, ano may gingon? Ha? Sa page 73, balik. Mayroon siya aklat na binasa. Aklat na nilayan. Ha? Kaning nga libro? Balik. Huwag ipakaon mo niya. Kahit babalot. Dahil may mga pastor kasi. Pastor nila, kasamahan nila. Itik, balot. Sabi ng mga pastor, iyan, makainin yan sa nila. Pero dito kapatid, sinagot ng kanilang kasamahan na bawal yan. Pakinggan na natin. Balik na sa original pagkaksunan. Sabi niya, kailangan babalik tayo sa original. Maganda yan, sir. Maganda yan, Brother Lester. Sabi mo, kailangan talaga babalik tayo sa original. Ipagpatuloy mo ang pagkaanal. Baka sa bandang ulit, tawagin ka ng Diyos. Ngayon, nagsimula ka ng maliwanagan. Nagsugod na ng hinahinay, natitiwan ka na sa kumaturan sa Diyos. Kaya nasabi mo, kailangan talaga babalik tayo sa original. At ito patuloy mga kapitid. Ang balat na mukhaan ganit kay Kusana, usalang kapat, matiksunan, mudahan ka na sa mong lawas. Yan ha, mali na yan mga kapitid. Kaya handa siya magdisiplina. Ano kaya ang sagot kung marinig nila ito? Kung marinig ito ng kanilang mga leaders, pastors, na nasa office of Wisdom in Now Conference o kahit sa ibang division na mayroong kasamahan nila na handa tutulan ang kabalian upang lalabas sa katotohanan na ang itik, balot, ipinagbawal sa Biblia. Samantalang ang kanilang mga pastors, mga leaders, para sa kanila ipakain ang itik at balot. Ang mangyari nito, division sa loob ng kanilang organisasyon. Division. Okay? So, ito yung tatawag nating doctrinal issue, doctrinal battle. Ang iba, personal ang nilang inatake sa atin. Personal, dapat doctrinal. Ano ang ibig sabihin ko? Halimbawa, yung itik at balot. Kung kakainin mo ang itik na kapilang sa mga marurumi, ano ang kalabasan ng tao? Malalalang mga kapatid. Maimerno. Kaya dapat doktrinal ating pag-expose. Kung ano yung aral na mali, dapat ma-expose yun. Dapat sagutin nila yan. Pero yung inatake nila sa atin, personal na. O mano, ang religious na Seventh-day Adventist Church, marami daw umano ito. Division. Sa panahon sa mga apostol, hindi ba sila naghiwalay? Mayroon silang mga hindi pag-uunawaan, kaya naghiwalay sila. Pero yung dalagang mensahe, katotohanan. Kayo, kahit maghiwalay-hiwalay kayo, kayo mga Adventist, yung mga membro, ang iba, sasayaw sa itik dahil sinunod nila ang kanilang mga theologians na mga pastor. Nakapag-aral umano. Sinunod nila ang kanilang itik sa kanilang ilagay na. Pero may mga tao pa rin
nakikinig sa ayon na nilang mga pasto. So yung, yung nakalagay sa aklat ng Isaiah or Isaiah 66:15 hanggang 17 sa pagbalik sa panahon na darating ang ating Panginoong Diyos, mayroon siya sinatawag doon na judgment, paghuhukom. Lahat sila mamamatay. Sino yung kumakain ng karbaboy at ipapang mga marurumi, mga kapatid? Maliwanan niya sa Biblia. At kabilang na yung itik. Kaya ito si Jean Mr. Pulido, example ito nila. Dapat ilay itong pagpikilgan. Sabi niya, kailangan babalik sa original. Babalik sa original na ang itik, marumi at hindi pagkain. Samantala, ang pahayag ng mga pastor nila, ang kanilang listahan, sa mga liliris, ipakain na. Kaya, dito pa lang mga kapatid, maliwanag ng mga kapatid, na yung mga lulujan pala. Yung mga nakilala lang lulujan. Pero, walang espiritu sa nakasulat sa Biblia. Ngayon, ating pakinggan si walay problema ang gitawag na to og ating pakinggan din si si Chris Pakalaris. Maraming kumangan dito. Hindi ako kumangan dito. Yan, pakinggan natin kapatid dito si Chris Pakalaris. Na ang gitawag nato og gap o walay problema ang gitawag nato og gap or pato makauna siya. Walay problema ang gitawag nato og gap or pato makauna siya. Wala na siya gikondem sa Bible. Walay problema ang gitawag nato og gap or pato makauna siya. Wala na siya gikondem sa Bible. Yan. Hindi ba? Ha? Ito yung sinasabi at tinutukoy ninyo na tinulunan naman. Ano nangyari rin, kapatid? Unsa sa hinato ni mga pastor ninyo na mga tinulunan? Sabi niya, wala daw kung problema. Wala na ako ng problema sa itik or pato, sabi ni Makalaris. Wala na ako ng itimdinar sa Biblia. Matod ni Makalaris, ipakaong daw ng sisip. Samantala ng pahayag ng isang kasamahan ni Makalaris. Hindi siya tayo kang Makalaris. Marumi talaga ang itik. Kaya handa siya mag-resistay na. Pero dapat, sabi niya, unahin yung mga pastor sa ibang division noon na ang kanilang stand marumi ang itik. Okay? Ating ulitin. Walay problema ang gitawag nato og gak or pato makauna siya. Wala na siya gikondem sa Bible. Okay. Sabi ni Makalaris, wala gikondina sa Biblia. Wala bang, wala tayong mababasa sa Biblia na ang itik kabilang sa mga hindi pakain o mga manurumi? Wala bang mabasa sa Makalaris? Wala mabasa o may mabasa? Ikaw na din, Makalaris, ikaw na din ang sasagot ito. Ikaw na din kung pagsibuhan unang argumento na matuto, ipakaon, matutunan mo, ikaw na nagtutunan. Unang aras sa Biblia na ang itik, hugaw, atong paminaw, mahihagal. Ang word nga itik igsuon,
usar gid ka version ang mabasa ni ana. Ug ang version na is mayong balita. Ang word nga itik igsuon, usar gid ka version ang mabasa ni ana. Ug ang version na is mayong balita. Ang word nga itik igsuon, usar gid ka version ang mabasa ni ana. Ang word nga itik igsuon, usar gid ka version ang mabasa ni ana. Ang word nga itik igsuon, usar gid ka version ang mabasa ni ana. Pero sa pagtatapos ng katotohanan, bagsak sa iyo. Bakit ka baguhin yun yung nasulat? May nakasulat pa na May mabasa sa pala. Bakit hindi ka maniniwala sa basa? Kaya ang mangyari, mga kapatid, talagang hindi talaga susunod yung mga tao sapagkat individual lang ang kaligtasan. Dapat ang pastor sana is shepherd, pagbalantay. At dapat yung mga tao dapat susunod sa pastor o magbalantay o shepherd. Pero yung pastor o shepherd o magbalantay na humiwalay sa katotohanan, dapat tayo mga membro hindi na din susunod. Ha? Kaya lang may nakalagay sa sa Revelation 18:4, humiwalay kayo. Lumabas kayo. Arunili lang mo maka-akir sa iyong nasasanan. Di ba? So, yan ang patitilinaw ng ating ginawa ngayon. O, kamunay na yung magandang tinggalay sa iyo. Si Pagkalaris na Yeludya. O, ang kapatang pinalang mga doktoret. Para nila ang itik hinulog ipakao. Samantala, tunay na mga membro na hindi dilujan, pero naniwala sila sa Biblia na mabasa sa lala na mahugaw, malumi ang itik. Kaya yung mga pastor o mga magbalantay na humiwalay sa katotohanan, Jeremias 31, basahin ko yan. Isaiah 3:6, pasahin po niyo yan. Kahit na kayo mga membro, dapat pasahin po niyo yan. Upang hindi makumpromise sa inyong kaligtasan. Makalala niyo na magaling na yung mga tulungin ng pastor. Pero ganito pala ang nangyari. Okay, galing. So, maraming salamat. Nagkasalamat sa pagkaminaw. Kinahigala, salamat ka kagawasan sa padayag pagsunti nating pagsasala. Muli yung lingkod na duwari ni Sisirin. Ang Diyos manalalay